Tulad po ng nakikita ninyo sa ating screen, si Congresswoman Migs Nograles, nagsagawa po ito ng resolusyon para po pilingin yung simpatiya ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso na isuspinde ito pong SMNI. Kasi alam nyo, hindi maikakaila na ang SMNI nagiging behikulo po ito ng fake news sa kasalukuyan. Pinakamalala po dyan, yung 1.8 billion pesos travel expenses na pinakalat ng kanilang angkor na si Ka Eric or Jeffrey Celis at saka si Lorraine Badoy sa programa nitong laban kasama ng bayan dyan po sa SMNI. At dahil po doon, pinatawag sila ng Kongreso at napag-alaman natin na kasinungalingan talaga ang sinabi ni Ka Eric sapagkat ang katotohanan nasa 4.3 million pesos lamang ang travel expenses ng Speaker of the House na si Martin Romualdez at ang kabuuan po ng travel expenses ng House of Representatives ay hindi naman po umabot ng 40 million pesos. Napakalayo po nito para po sa 1.8 billion pesos na pinakalat nitong si Jeffrey Celis at dinagdagan pa kasi nito. Sabi niya kung kasama daw po ang entourage, nasa 2 bilyong piso daw po. Napakalaking halaga na puro kasinungalingan lamang, wala pong katotohanan. At dahil po dyan, nagkakaisa po ang Kongreso na ito pong SMNI ay pagsabihan. Pero mukhang advance na ngayon ang nangyari sapagkat ito pong si Congresswoman Mig Nograles nagpasa po ng resolusyon. Abugada po ito ha, si Congresswoman Migs Nograles, ayon po dito sa balita ng ABS-CBN News Online, Manila PBA Party List Representative Margarita Ignacia Nograles has filed Resolution 1499 that urges the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Swara Submedia Corporation, also known as Sunshine Media Network International. Nograles accused SMNI of violating the terms of its congressional franchise under Republic Act 11422. Basahin po natin particular ang resolution. This is dated December 4, 2023. Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, 19th Congress, 2nd Regular Session, House Resolution 1499, introduced by Representative Margarita Attorney Migs B. Nograles. Resolution, urging the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Swara Submedia Corporation, operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. Kayo mga tol, tanong ko, sumasang-ayon ba kayo na isuspinde ng National Telecommunications ito pong SMNI? Paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area at comment sections kung kayo po ay sumasang-ayon o hindi. Ituloy po natin ang pagbabasa dito po sa resolution. Whereas, in 2019, the Congress of the Philippines renewed the franchise of Swara Submedia Corporation for another 25 years under Republic Act number 11422. Fresh na fresh. Ito pong prangkisa ng SMNI. Biruin nyo, kare-renew lamang noong 2019. Pero mukhang malalagay po sa alanganin ang kanilang prangkisa. Sabi pa po dito, an act renewing for another 25 years the franchise granted to Swara Submedia Corporation under Republic Act number 8122 entitled an act granting the Swara Submedia Corporation of the Philippines a franchise to construct, install, operate, and maintain for commercial purposes radio and television broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Meron tayong kismis na naririnig. Dapat daw bawiin
ang prangkisa ng SMNI. Pag nabawi daw ito, kismis lang naman ito ng mga tismoso. Pero i-relay na rin natin sa inyo, parang interesado yata ang ABS-CBN na makuha ang kanilang prangkisa. Ito ang kasabihan na what comes around or what goes around comes around. Ano? Kasi tuwang-tuwa itong SMNI noong panahon na matanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Mukhang mangyayari yata sa kanila. Tapos, ayon sa chismis, baka ABS-CBN ang makakuha nito. Chismis lang yan, ha? Wala pong katotohanan yan. Pero i-relay ko lang din sa inyo. Tuloy tayo. Sabi po dito, whereas as one of its responsibilities to the public under Section 4 of Republic Act 11422, SMNI is mandated not to use its station or facilities for the deliberate dissemination of false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Pero taliwas po ang ginawa ng kanilang host na si Ka Eric. Naglabas po ito ng kasinungalingan. Sabihin ba naman sa kanyang programa na ang speaker ay gumasta ng 1.8 billion pesos travel expenses. Napakalaking halaga kaya hindi po kapanipaniwala. Ituloy ko po ang binabasa nating resolution. And that it shall provide at all times sound and balanced programming, promote public participation, assist in the functions of public information and education, conform to the ethics of honest enterprise, promote audience sensibility and empowerment including closed captioning, and not use its station or facilities for the broadcasting of obscene or indecent language, speech, act, or scene, or for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. At hindi maikakaila na itong SMNI, talagang makailang beses po itong naging behikulo para po sa hate speech, para po sa panawagan ng civil disobedience. Hindi nyo naman maikakaila na dyan nga sa programa ng SMNI nagsalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang pagbantaan niya ng pagpapatay ito pong si Congresswoman Franz Castro. Sa kanyang programa din dyan sa SMNI nanawagan itong si Rodrigo Duterte ng civil disobedience o hindi pagbabayad po ng buwis ng taong bayan. Isang salita na hindi dapat nagmumula sa dating Pangulo at saka sa isang abogado. Pero imo, katangahan po iyon. Kapag ka ikaw sumunod ka sa panawagan ni Rodrigo Duterte na huwag magbayad ng buwis, napakatanga mong tao. Sapagkat unang-una, merong kaparusahan ang hindi pagbabayad ng buwis ng pagkakakulong at multa. Ang pagkakakulong ngayon ay hindi bababa sa isang taon at hindi lalagpas ng 10 taon. Tapos, para mo na rin inalisan ng dugo ang ating gobyerno. Sapagkat ang tax, ang dugo at buhay ng ating gobyerno, diyan po tayo kumukuha. Diyan kumukuha ang ating gobyerno para sa mga programa nito sa ating publiko. Kaya ang panawagan ng hindi pagbabayad ng tax ay katangahan po yan. Isang malaking kagaguhan, ika nga, na mananawagan ka sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis para lamang isulong ang iyong personal na interes. Tuloy natin ang sinasabi po dito sa resolution. Whereas SMNI failed in its responsibility to the public by deliberately disseminating false information. Thus, some members of the House of Representatives filed House resolutions and urged the National Telecommunication Commission to look into any violations of the terms and conditions of franchise committed by SMNI. Nanganganib talaga ngayon. Ito pong SMNI. Ano kaya ang magiging decision dito ng o resolution ng ating National Telecommunications? Kasi hindi naman maikakaila na yung ginawa nitong si Ka Eric, siya nga mismo umamin na hindi po totoo ang kanyang mga sinabi doon po sa kanyang programa. At ang pinakamasakit na katotohanan pa dito, mga tol, ang source person nitong si Ka Eric ay galing sa Senado. Kaya hindi natin sigurado kung yan ba ay totoo o gumagawa lamang ng issue
itong si Ka-Eric para po maging magulo ang relasyon sa pagitan po ng dalawang house, ang upper chamber at saka ang lower chamber. Issue po yan. Ngunit kung may katotohanan na taga-Senado ang kanyang source, eh dapat malaman po iyan ng taong bayan. Hindi niya po pwedeng igiit ang sinasabi niyang sotolo para proteksyonan ang identity ng kanyang source. If public interest so requires and national security, eh dapat malaman po ng taong bayan yan. Sapagkat ayon po doon sa isang guest na legal luminary sa House of Representatives during the hearing noong last Thursday, eh sinabi niya, there is an exception to the rule na kapag ka national security ang involved, ay dapat i-disclose ng isang journalist o broadcaster ang kanyang source. Eh, sa katotohanan nga, hindi naman pala broadcaster. Accredited itong si Celis. Hindi po siya accredited ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kaya talagang wala naman siyang proteksyon na dapat makuha diyan po sa sinasabi niyang batas. Ganun pa man, ang mahalaga, ang makita po ng publiko ay ang katotohanan. Yan ba ay totoo na ang source niya ay nasa Senado? At kung totoo yan, dapat malaman po ng taong bayan yan. Sapagkat no other than Jeffrey Celis admitted in the hearing na ito pong kanyang source ay kanyang ka-source na noon pa nang siya po ay aktibo sa CPP, NPA, NDF at hindi po makatwiran para po sa ating bayan na meron pong isang empleyado sa Senado na nakikipag-ugnayan actively sa isang aktibong miyembro ng CPP, NPA, NDF. Kaya dapat malaman po iyan ng taong bayan. Sino ang source na yan ni Ka-Eric dyan po sa House of Representatives? Tuloy po natin ang ating binabasa. Whereas, on August 12, 2022, House Resolution No. 230 entitled Resolution Condemning the Fake News Peddling and Baseless Red Tagging of Individuals, Groups, and Organizations by the Sunshine Media Network International, thereby endangering their lives and democratic rights, and urging the National Telecommunications Commission to apprise the House of Representatives of the status of the complaints against SMNI pending before it was filed and referred to the Committee on Legislative Franchises on November 14, 2023. Alam nyo, ito pong SMNI, mahilig pa talaga itong mag-red tag. Ano, lahat na lamang ng ayaw po nila sa kanilang programa, ire-red tag po nito. Pwede mo namang sabihin kung sila ba talaga ay miyembro ng CPP-NPA. Pero, direkta mo nang sabihin, hindi yung papasubalian mo lamang at i-re-relate sila kung sila ba ay member o hindi sa CPP-NPA. Ganon ang gawain ng SMNI. Red tagging, tapos ngayon, fake news peddlers o peddling. Ano, yan ay hindi maikakaila sapagkat mismo Kongreso na nga ang nakarecognize sa kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan. O tuloy po natin, sabi pa po dito, whereas on November 6, 2023, House Resolution 1428 entitled Resolution Condemning the Fake News Peddling, Baseless Red Tagging, and Grave Threat against ACT Teachers Party List Representative Franz L. Castro by Rodrigo Roa Duterte and Sunshine Media Network International and urging the National Telecommunications Commission to investigate the incident in light of media and journalism standards and existing laws was filed and referred to the Committee on Legislative Franchises on November 14, 2023. Thus, a case or complaint was filed dito po kay Rodrigo Duterte. At kahapon nga po, sa Quezon City Prosecutor's Office, hindi naman nagpakita itong si Rodrigo Duterte. Instead, nag-send lamang po siya ng dalawang abogada mula po sa Law Office di umano nitong si dating Executive Secretary Salvador Medjaldea. Pero ang ina-expect po natin, by December 15, muli po silang haharap and we are hoping na harapin po nitong si Rodrigo Duterte ang reklamo sa kanya for grave threats nitong si Franz Castro. Akala ba natin matapang itong si Rodrigo Duterte? Doon pa lamang ayaw na humarap.
Eh, may pasabi-sabi siya noon na kapag ka Philippine court daw po ang lilitis sa kanya, eh kanyang haharapin. Eh bakit kahapon pa lamang hindi na siya humarap? Tapos itong mga DD sheets, may mga panawagan-panawagan pa. Akala mo napakarami nila. Eh yung nagkumpulan kahapon doon, yung assemble nila, eh wala pa yatang 30 katao ang dumalo. Ganyan karami ang mga DD sheets. Tuloy po natin ang binabasa po natin dito. Whereas, on November 29, 2023, in his privileged speech, Representative David J.J. C. Suarez of the 2nd Legislative District of Quezon Province noted the fake news peddling committed by SMNI through its program Laban Kasama ng Bayan and challenged its host to name the source of the false information that Honorable Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez has spent 1.8 billion pesos for his foreign travel expenses in a year. Alam nyo, nakakatuwa ah, yung mga pagsasalita doon itong si Congressman Suarez kasi talagang bingong-bingo, tumbok na tumbok ang kasinungalingan ng SMNI host na si Ka Jeffrey Celis doon po sa 1.8 billion pesos na pinakalat niya. At dahil po doon sa mga pagtatanong na yan nitong si Congressman Suarez, umamin itong si Jeffrey Celis na wala pong katotohanan yung kanyang mga pinagsasasabi na kasinungalingan. Tuloy po natin. Whereas, on November 30, 2023, acting on the House Resolutions 230 and 1428 and the privileged speech referred to it, the Committee on Legislative Franchises held its initial committee hearing. Yun po yung tinutukoy natin ha, noong nakaraang Huwebes po nangyari yan. Tuloy tayo. Whereas, during the committee hearing, Secretary General Reginald S. Velasco disclosed that the office of the Speaker incurred the amount of 4,347,712 pesos only in foreign-related travel expenses for the period January to October 2023, as shown in the financial records of the House of Representatives. Tapos itong mga DD sheets, sabi nila, self-serving daw. Hindi talaga kayo nag-iisip ng tama. Mga utu-utu talaga kayo eh. Alam nyo, kahit sabihin yung self-serving ito, publicly available ang records na yan. At yan ay auditable ng Commission on Audit. Alam nga namang sabihin ng ibang ahensya na ito ang kanilang ginastos. Kung meron mong magsasabi na ito ang kanilang ginastos, walang iba yon kung hindi ang House of Representatives subject to the auditing powers rather by the Commission on Audit. Tandaan po natin, ang mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga DD sheets ay talagang nakakauto-uto ano, pagka nananiniwala kayo doon. Kasi bakit? Alam natin na ang House of Representatives ay hindi po exempted sa auditing power ng ating Commission on Audit. Mababasa niyo po yan sa Article 9, Paragraph D, Section 4, kung hindi ako nagkakamali, ng ating 1987 Philippine Constitution. At yung particular na Section 20 sa Article 6, kung saan sinasabi po doon, the House of Representatives shall be audited by the Commission on Audit. O kaya, sa mga nagsasabi dyan, na yan ay self-serving lamang, eh utu-utu lang kayo. Kaya nyo nasasabi yan. Dahil ang katotohanan, yun na mismo. Kung ano ang sinasabi nito pong House of Representatives na nakabase sa kanilang financial records at subject to the auditing power ng Commission on Audit, yun po ang katotohanan. And sa mga huling pahina nito pong sa huling pahina nito pong resolution, tuloy po natin ang pagbabasa. Whereas in the same committee hearing, Mr. Jeffrey K. Eric Celis, one of the hosts of Laban Kasama ng Bayan, admitted that the source of information about the 1.8 billion pesos travel expenses he mentioned during the live airing of the program is wrong and was not validated. At ang nakakapagtaka dito mga tol, sa kabila ng kasinungalingan na ginagawa nitong si Eric dyan sa programa niya, eh meron pa silang lakas ng loob na kinabukasan o sa mga sumunod na araw, magtapang-tapangan na naman sa kanilang programa.
at magsasalita na naman ng mga matatabil na pananalita para sa ating House of Representatives. Samantala, nung nandoon sila sa hearing, ekala mo, mga maaamong tupa ang gagalang. Pero pagdating sa kanilang programa, mga napaka-tapang. By the way, before I forget, itong si Ka Eric Celis at saka si Lorraine Badoy, for 2 hours na nagpo-programa sa SMNI at saka for 5 days from Monday to Friday, binabayaran po ito ng 100,000 pesos each ng SMNI. Napakalaking halaga para po sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Tuloy po tayo. Whereas, with the admission that the source of information was wrong and that the information was not vetted, in addition to the various complaints filed against SMNI for fake news peddling and red tagging, it is clear that SMNI violated its responsibility to the public not to use its stations or facilities for the deliberate dissemination of false information or willful representation to the detriment of the public interest. Sa makatawid, simple lamang ang gustong ipakita rito ng resolusyon na ito, nagpapakalat ng fake news ang SMNI. Kung hindi naman, ginagamit nila ang kanilang mga facilities para sa pagpapakalat ng mga fake news at pang re-red tag. Tuloy po tayo. Whereas, telecommunications including broadcast media are essential to the economic development, integrity, and security of the country. And as such, shall be developed and administered as to safeguard, enrich, and strengthen the economic, cultural, social, and political fabric of the Philippines. At mukhang hindi ganon ang nangyayari at ginagawa nito pong SMNI. Instead, na sila po ay makatulong para po sa pag-safeguard, pag-enrich, at pag-strengthen ng ating economic, cultural, and social, and political fabric, eh nagpapakalat po ang kanilang angkor ng mga fake news at nanre-red tag po ang mga ito. O, ayon po dito sa pinakahuling bahagi ng resolusyon, yung whereas clause, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchise on the alleged violations of SMNI, it is the duty of National Telecommunication Commission to immediately stop the deliberate dissemination of false information that may generate cynicism and mistrust on the matters involving public interest. Now, therefore, be it resolved by the House of Representatives to urge the National Telecommunication Commission to suspend the operations of Swara Sub Media Corporations operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. Signed, Margarita Attorney B. Nograles. Siya po yun, yung nakikita po ninyo ngayon sa ating screen. Hinihimok niya ngayon ang National Telecommunications Commission na isuspindi ito pong SMNI. Sa tingin ninyo, makatwiran ba ang resolusyon na ito ni Attorney Migs Nograles? Paki-comment po ninyo sa chat area at atin pong babasahin. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood.